Welcome po to my YouTube channel. Dito po ay muli ninyong maririnig at mababasa ang mga tula at kwento mula sa ating mahuhusay na manunulat ng panitikan. Mga uri ng panitikan na minsan nating naging inspirasyon, kinagiliwan at kinapulutan ng aral. Please like, share, and subscribe. Nawa po'y makasama ko kayo sa bawat kwentong ating babasahin at bibigkasin. Ginto sa Buhangin. Isang pagkilala po sa tunay na manunulat ng akdang ito. Lilitaw at lilitaw ang magandang hangarin sa gitna man ng masikip na lipunan. Nang tanghaling iyon, tuwang-tuwang isinalubong sa akin ni nanay ang isang puting sobre. "Ko, baka yan na ang pensyon mo," sabi ng nanay. "Pensyon ho sa ano?" "Ba, sa tinagal-tagal ng serbisyo mo sa munisipyo, dapat ka ng pensyonan." Napakamot ako sa batok. "Ang nanay naman, pensyon ba naman ang pulis sa atin?" Binuksan ko ang sobre. Tinunghayan ang lamang puting papel. "Ko, imbitasyon lang pala ito sa class reunion namin sa katapusan ng Abril." Tumalikod si nanay. Naupo ako sa isang silya. Sumandal. Ang imbitasyon ay pumukaw ng mga alaala. Nagsidaan sa aking balintataw si Narik, Luis, Manuel, Martin, Ilias, Ereño. 10 taon na ang nakaraan. At naalaala ko ang sinabi ni Luis noong gabi ng aming pagtatapos. "Sa gabi ng ating class reunion ay magkakaloob tayo ng parangal sa sino man sa atin na magtatagumpay at mapapatangi sa napiling propesyon. Sino kaya sa 6 kong dating mga kabarkada ang tatanggap ng parangal? Halos natitiyak ko. Silang lahat ay nagtagumpay sa kanilang propesyon. Si Manuel kaya na napabalita sa buong Virac, 5 taon na ang nakararaan nang tanghaling isa sa 10 nanguna sa bar exams? Sa aming magkakabarkada noong kami nasa huling taon sa Catanduanes High School, ako ang pinakabobo, pinakapangit at pinakatorpe. Pinakabobo pagkat sa lahat ng asignaturang akademya, ang marka ko ay hindi tumataas sa 75. Masasabi pa nga ang gayon ay awa na lamang ng aking mga maestro at maestra sapagkat kung tutuusin ay hindi ako dapat mapasa. Ang mataas-taas sa marka ko ay agriculture at gardening sapagkat dito'y hindi kailangan ng utak. Sapat lamang na magbanat ng buto't magpatulo ng pawis. Gayon din sa physical education sapagkat ito'y paglalaro lamang naman. Subalit, pagbibigay katarungan sa mga guro ko, hindi naman nangangahulugang sila'y mga gago at irresponsable sa pagpasa ng hindi dapat mapasa. Ang totoo, kapag ako'y natatawag, ako'y nakasasagot din naman. Kaya nga lamang ay hindi talagang galing sa utak ko ang sagot, kundi sa mga kabarkadang nakapaligid sa akin. Torno-torno sila. Si Rick sa mathematics, si Ilias sa literature at grammar, si Manuel sa history, si Luis sa economics, si Martin sa biology, at si Ireneo, ang balagtas sa aming klase, ay sa Pilipino at sa panitikan. Kapag ma-examin ang sagot ay tama o mali, ay may senyas akong inaabangan sa pinakamalapit na tagapagligtas. Kapag itinindig niya ang lapis o fountain pen, wala pang ballpen noon, ang sagot ay tama. Kapag idinarilig, mali. Sa completion type o sa matching, binubulungan ako o kaya'y palihim kong ilalabas ang inihandang kodigo. Pinakapangit. Hindi naman sa pang-iinsulto sa mga kamukha ko, pero ako'y naiinis tumingin sa sariling mukha sa salamin. Umiigkas ang buhok ko na anumang uri ng pumadang gamitin ay hindi dadapa. Matambok ang noo, butuhan ang pisngi, singkit ang mga mata na niyoyong-yungan ng malalagong kilay. Animoy buto ng kasoy ang ilong na malalaki ang butas, tikwas ang nguso, malalaki ang ngipin sa harapan. Iyon nga lamang, malalapad ang aking balikat, maskulado ang mga braso, at husto sa tindig at sa timbang. Pinakatorpe,
Dala na siguro ito ng aking pagkabobo at kapangitan. Ako'y mahiyain, lalo na sa mga babae. Pero mahilig akong tumingin ng palihim sa maganda kong kaklase kay Elsa. Masasabing magkaputol-pusod kaming magkakabarkada. Sa mga pagtitipong pang-estudyante ay naroon kami. Silang anim ay may mahahalagang tungkuling ginagampanan, samantalang ako ay pabuntot-buntot lamang. Ang tanging na itutulong ko sa kanila ay ang mautusan. Noong magkandidato si Manuel sa pagkapangulo ng Student Council, sina Rick, Elias, Martin, Luis at Ireneo ay mga campaign manager, samantalang ako'y taga-kabit ng mga paskil. Kamuntik pa ako makipagbabag sa kalaban ni Manuel nang sabihin nito sa akin na ang kaibigan ko raw ay lasenggo. "Pwede kang bodyguard," sabi sa akin ni Manuel. Kung wawating-wating na ang kanilang paningin sa harap ng mga garapon ng tuba, ang tingin nila sa akin ay isang nakatutuwang bagay. Tatawagin nila akong gwapo o si Marunong at itatanong nila kung nagtapat na ako kay Elsa. Tutulungan daw nila akong sumulat ng liham para kay Elsa. Tatawa-tawa lamang ako. Hindi ako nasasaktan sa kung minsan masasakit nilang biro. Nang sumapit ang aming pagtatapos, si Luis, bilang pangulo ng Senior Class Organization, ay naghanda ng class prophecy. Noon ko nalaman ang kani-kanilang ambisyon. Si Rick ay kontador publiko. Si Elias, propesor. Si Manuel, abogado. Si Luis, mangangalakal. Si Martin, doktor. At si Ireneo ay mamamahayag, manunulat sa Pilipino. Ang gabi ng pagtatapos ay makulay para sa akin. Naranasan ko sa kauna-unahang pagkakataon ang magsuot ng puting pantalon at puti ring kamisa dentro na may korbata. Nangingintab ang aking itim na sapatos. Alam ko, inutang ni na tatay ang ibinili ng suot ko at unti-unting babayaran ni tatay sa pagtitinda ng tuba. Naroon silang mag-asawa nang iabot sa akin ng principal ang nakabilot na diploma. Pagbaba ko sa entablado, sinalubong ako ni nanay at hinalikan sa pisngi. Inawit naming mga magtatapos ang awit ng paaralan na ilang gabing isinaulo ko. Punong-puno ng damdamin ang tinig kong nakisabay sa lahat. Ang diwa ng awit ay nanuot sa utak ko, pagmamahal sa tinubuang lalawigan. Ngunit higit ding nakapanaig ang pagkakatatap kung kaming magkakamag-aral at magkakabarkada ay maghihiwa-hiwalay na. Magkatagpo-tagpo pa kaya kaming muli? Pinangahasan kong isayaw si Elsa ng gabing iyon. Sa bahagyang nangangatal na tinig, ibinulong ko. "Kay ganda mo, Elsa." Si Elsa ay nagtawa ng nagtawa. Sa kalagitnaan ng kasayahan, binasa ni Luis ang class prophecy. Pagkatapos, nagpahayag siya. "Pagkaraan ng gabing ito ay maghihiwa-hiwalay na tayo. Karamihan sa atin, kundi man ang lahat, ay magpapatuloy sa paghanap ng katuparan ng ating mga pangarap. Saan man tayo naroon, huwag sana nating kalilimutan ang ating alma mater at ang lalawigan. Malungkot ang paghihiwalay, kaya ipangako natin ngayon na isang araw, muli tayong magtitipon-tipon sa bulwagan ding ito. At sa pagkakataong iyon, mayroon sana tayong maihandog na karangalan sa ating alma mater at lalawigan." "Sang-ayon kami!" sigaw ng karamihan. "Kung gayon," patuloy ni Luis, "bilang pangulo ng graduating class na ito, ipinababatid ko sa inyong magkakaroon tayo ng class reunion pagkaraan ng 10 taon. Sa pagkakataong iyon, maghahandog tayo ng parangal sa sino man sa atin na mapapatangi sa napili niyang propesyon. Alalang bagay kung nagkamit siya ng paghangat pagkilala ng lipunang kinabibilangan o kaya'y nakagawa ng anumang kabutihan sa kapwa at sa bayan." Iyon ang huling sandaling nagkaharap-harap kaming magkakaibigan. Tinanong nila ako kung anong kursong kukunin ko. "Ala akong alam," aniko. "Saka hindi na kaya ni tatay na ako'y papagkolehiyohin." Ang diploma ko'y ikinuwadro ng aking ama. Ipinagmamalaki niya ako sa mga kamag-anak at kakilala namin.
Graduado na yan, sasabihin ni tatay. Siya nga? Babaling sa akin ang kausap. Kailangan sa Kapitolyo o sa munisipyo ka na, di ka na pwede sa bukid. Gusto ko ring makatulong sa aking mga magulang. Pero ang paglapit-lapit sa malalaking tao sa gobyerno sa aming bayan ay hindi ko wari magagawa. Umiiral ang pagkatorpe ko. Tatapwat sa pagdaraan ng mga araw na ako'y nagiging tampulan ng pangungutya ng mga kabataan, gayon din ng matatanda, sapagkat sa kabila ng pagiging graduado ko'y wala akong trabaho, naghimagsik ako. Isang umaga'y lakas loob akong pumunta sa tanggapan ng alkalde. Paingles-ingles, sinabi kong nagpipresenta ako sa kahit anong trabaho. Sinabi ng alkalde na sa Bicol na kami mag-usap para lalong magkaintindihan. Inulit ko sa Bicol ang aking pakay. Marunong ka bang humawak ng baril? Sa wakas ay tanong ng mayor. Baril ho? Oo, yung pumuputok. Ako'y napalunok. Kwan ho, sa PMT. Ang ginamit namin, i-repli-replihang kahoy. Pero tinuruan din ho kami ng mga bahagi ng tunay na baril. Tumango-tango si Mayor. Bueno, kunting sanay lang siguro, pwede ka na. Ang ibig yung sabihin, tanggap ako? Napapalatak ako. Ang tipo mo ang kailangan kong gwardiya sa karsel. Nang sabihin ko sa aking mga magulang ang uri ng trabahong papasukan ko, sila'y hindi nasiyahan. Bakit daw ganoon lang ang ibibigay sa akin gayong ako'y graduado? Sabi ko, mabuti iyon kaysa wala. Pinagsuot ako ng uniforming kaki, revolver na 22 kalibre at isang batuta ang ibinigay sa akin. Loko, sabi ni Mayor. Baka paglaruan mo yan. Sa oras lang ng pagbabantay mo yan gagamitin. Sa umaga, isosurrender mo ito kay Ariston. Ang tinutukoy niya ay ang pinuno sa dalawang pulis. Panggabi pala ang oras ng pagbabantay ko. Pamain sa naglalakihang lamok. Iyon kay pala ang dahilan kung bakit umungot ang dalawang pulis na magkaroon ng special guard sa gabi. May katwirang bantayan ang karsel sa araw at sa gabi. May isang bilanggo roon na umano'y nakamatay. Hindi pa ito nalilitis kaya hindi pa naililipat sa provincial jail at kailangang bantayan, lalo na sa gabi, pagkat ang karsel na yari sa kahoy ay luma na. Mukhang maghuhurumintado ang bilanggo anumang oras. Pangit na ako ay mas pangit pa ang lekat. Iyon siguro ang isa pang dahilan kung bakit ako kinuha ni Mayor, upang matakot sa pagmumukha ko ang loko. Wala pa noong kuryente ang virak at mangyari pa wala pang bumbilya. Kaya ang ginagamit kong ilaw sa inuupo ang sulok ay bote ng gas na may mitsa. Nakaraan ng tatlong gabi nang walang nangyayaring anuman. Sa ikaapat na gabi, sa kalalimang oras, may sumutsot sa bentanilya ng karsel. Natingala ko ang balbasing mukha ng bilanggo na nakangisi. Sinenyasan niya akong lumapit. Napatindig ako. Bakit? Marahas kong tanong. May sigarilyo ka ba dyan? Mayroon, bakit? Malamok sa loob eh. Pwede ba pahingi? Saglit akong nag-isip. Nakakaawa ang bilanggo. Dumukot ako sa bulsa at inabutan siya ng isang sigarilyo. Pasindi? Kauubos lamang ng posporo ko kaya dinampot ko ang ilawang gaas at iniabot sa kanya. Talagang mahina ang ulo ko. Hindi ko agad naisip ang pakana ng buhong. Kasabay ng ilag, kinalabit ko ang gatilyo. Humihingal at hintakot na dinampot ko ang ilawan. Tumatakbong pumunta ako sa bahay ni Mayor. Ako ang nilitis sa halip na ang bilanggo. Ngunit malinaw ang naging hatol. Gumanap lamang ako ng tungkulin ko at nagtanggol sa sarili. Ako'y ibinilang ng pulis ni Mayor. Nasisiyahan na ako sa pagiging pulis, bagamat nalalagay ako sa panganib. Ako ang ginagawang pain ng aking mga kasamahan sa tuwing may nag-aaway. Takot siguro sa aking pagmumukha. Ang nag-aaway ay madali kong napatatahimik. Nang magkasunog ng malaki sa Santa Cruz, ako'y kamuntik ng matupok sa pagliligtas sa ilang mahalagang ari-arian ng mga may-ari.
nang magre-election naman si Mayor. Napasabak ako ng buntalan nang may manggulo sa meeting sa liwasan. Pinagtulungan ako ng mga loko. Ang bunga, natanggal ang dalawang ngipin ko sa harapan. Ipinangako ni Mayor na palalagyan niya ng ngipin. Gaano na ang kinikita ko bilang isang pulis. Kay Mayor ay malaking problema na naman ang muling pagsasaayos ng mga daan, ng mga tulay sa baryo, ng mga bahay paaralan. Inamin niya na mahihirapan siyang humingi ng tulong sa gobernador at mga kinatawan pagkat hindi siya kapartido ng mga ito. Gusto nilang mabigo sa aking mga proyekto, sabi ni Mayor, upang masuya sa akin ang mga tao at sa gayon, sa susunod na halalan ang kanilang kandidato ang manalo. Nahabag ako kay Mayor. Alam kong tapat ang kanyang hangad na mapabuti ang FIRAC. Ngunit ano ang aking maitutulong? Wala, maliban sa pagtupad ng mga tungkulin ko bilang pulis. Naniniwala ako na anumang kabutihang magagawa ko ay parang kabutihan na rin ni Mayor iyon. Ngayon, ang FIRAC ay hindi pa lubos na nakababangon sa kahirapan. At sa pagkatanggap ko ng imbitasyon ay parang nag-aalangan akong makiharap sa dating mga kamag-aral. 10 taong hindi man lamang ako nakalabas ng FIRAC. 10 taong hindi man lamang ako umasenso. Magiging katuwaan lamang ako nilang lahat. Ang bala ko'y huwag dumalo. Ngunit kinabukasan, naratnan ko si Luis sa tanggapan ni Mayor. Hindi man lamang siya nagulat nang makita ako. Kagalang-galang ang kanyang anyo. Naka-Amerikana siya. Bahagya lamang ngumiti nang lumapit ako. Hinihintay ko si Mayor, sabi niya. Darating na yun. Kumusta ka? Heto, ikaw. Nagkibit balikat lamang ako, nangiti. Natanggap mo bang imbitasyon? Oo, pero hindi na siguro ako kailangan dun. Para sa ating lahat ang pagtitipong iyon. Dumating si Mayor, iniwan ko silang dalawa. Suot ko ang aking lumang barong Tagalog sa pagkakataong iyon. Ang bulwaga ng Catanduanes High School ay napapalamutian at maliwanag. Nakahilera ang mahabang mesa ng masaganang hapunan. Sa isang sulok ay ang orkestra na nagpaparinig ng tugtog. Sa itaas ng intablado ay makikita ang naglalakihang titik, Class Reunion 56. Nagtitipon-tipon na ang dati magkakamag-aral, mataginting ang kanilang halakhak. Magagara ang kanilang suot. Alam ko, ang naririto lamang ay ang mga nagsipagtagumpay sa kanilang propesyon. Bakit pa ako inanyayahan ni Luis? May idinagdag at binawa ang mga taon sa aking dating mga kabarkada. Nagsilaki ang kanilang tiyan. Dumalang ang buhok sa noo. May mga nagkaroon ng postisong ngipin. Kuminis ang kanilang balat. Naroon din ang ilang konsihal at si Mayor na siyang panauhing pandangal. Maya-maya ay napabaling ako sa pintuan ng may pumasok. Si Elsa, na may kasamang dalagang hindi ko kilala. Sa tingin ko, naragdagan ang timbang ni Elsa. Ngunit hindi naman lubos na nabawasan ng ganda. Nang mapatingin sa aming mesa, siya'y kumaway. Aywan kung anong kanyang giningitian. Gayunman, tinugon ko siya ng ngiti rin. Umupo siya sa mesang di kalayuan sa amin. Naghapunan kami. Masigla ang aking mga kaibigan sa pagbibidahan. Si Manuel ay may sariling bupete sa Maynila. Si Elias ay may klinika sa Quezon City. Si Rick ay accountant sa isang bahay kalakal. Si Martin ay inhinyero at kaugnay sa isang minahan. Si Luis ay tagapamahala ng sangay ng isang bangko. Si Ireneo ay manunulat. Naisip ko. Silang lahat pala ay dapat parangalan. Napuna ako, patingin-tingin sa aming mesa si Elsa, ngingiti-ngiti. Nananabik din akong makausap siya. Kaya na magtatapos na ang kainan ay lumipat ako sa kanilang mesa at umupo sa bakanting upuan sa tabi niya. Nadama ko, hindi pinakupas ng mga taon ang damdaming nagkakanlong sa dibdib ko. Kumusta? Siya ang unang bumati. Eto, bungi at isa lang pulis, aniko. Ikaw? Nakatapos din ang edukasyon,
Kaya lang, sa Maynila ako nagturo nitong mga huling taon. Sisya? Bahagyang gumatol ang tinig ko. Ako'y tumawa. Natawa rin siya. Kung ang tinutukoy mo ay partner ko, ay wala. Pagdibdiban pa lang pagtuturo mo, nakakalimutan mo ang bagay na yon. Kamala-mala mo, makunat ng balat at malapad ng katawan mo. At lalo siyang natawa. Kau, ilan ang anak mo? Ba't mukha bang may asawa na ako? Walang kurap ang titig ko sa kanyang mukha. Hindi niya masalubong ang aking titig. Kailan ang balik mo sa Maynila? Seryoso ang tinig ko. Hindi na. Humingi na ako ng transfer na dito na sa Virac magturo. Aywan kong bakit, parang hindi na ako nahihiya sa kanya. Di kong gayon, sabi ko. Pwede na kitang dalawin sa inyo? Nakangiti siya. Ba, nagiging madaldal ka na yata ngayon? Natigil ang aming pag-uusap nang marinig namin nagsasalita si Luis sa mikropono. Bago natin pasimulan ang sayawan, ay ibig ko munang ipakilala sa inyo ang tatanggap ng parangal sa gabing ito. Ngunit bago yon, sabay-sabay muna nating awitin ang ating graduation song noon. Walang umimik, humimig si Luis. Nagsimula kaming umawit. Ako'y napapikit. Ang damdaming sumasa puso ko 10 taon na ang nakararaan ay nadarama ko pa rin pag-ibig sa tinubuang lalawigan. Nang ako'y dumilat, matining na damdamin ang nakalarawan sa mukha ni Luis. Tanging ang tinig niya ang namamaibabaw pagkat ang karamihan ay hindi na nakasunod sa awit, kaipalay nakalimot na. Sintang Katanduanes, ani Luis pagkatapos ng awit. Ibalik mo kami sa iyong piling, mga katagang pumukaw sa aking budhi. Mga kaibigan, kaipala, kung hindi ko natagpuan ang mamula-mula ng sipi ng awit na iyan, isang gabing ako'y naghahalungkat sa mga luma kong gamit, hindi na sana tayo nagkatipon-tipon sa gabing ito. Sapagkat, nalimutan na nating lahat ang ipinangako natin noon. Oo, nakalimutan natin. Pagkat wala tayong inatupag kundi ang sariling kapakanan, ang ating propisyon. Ako man, alam ko ay nakalimot din. Nakaalala lamang ako nang mabasa ko ang awit nating ito at ako'y sinumbatan ng aking budhi. Hindi ako pinakatahimik hanggat hindi ko nakakausap, hindi ko kayo matipon at magising ang nalimot nating tungkulin. Hindi lamang sa ating alma mater, kundi sa ating bayan. Tinawagan ko kayo sa mga pahayagan. Sinulatan ko kayo sa inyong tahanan. Maganap lamang ang ganitong pagtitipon. Walang umiimik. Si Elsa'y napatungo. Mga kaibigan, huwag kayong masasaktan kung sumbatan ko ang ating sarili sa gabing ito. Pagkat sa pagsumbat lamang madarama natin ang ating mga pagkakamali't pagkukulang sa ating bayan. Oo, nagtagumpay tayo sa ating mga propesyon, ngunit pansariling pag-unlad lamang ang ating layon. Nilimot natin ang Virac, iniwan sa kanyang karukhaan. Nasaan tayo nang magdaan dito ang malakas na bagyo? Nasa ating mga mansyon sa lungsod. Anong tulong ang ipinadala natin sa ating naghihikahos na mga kababayan pagkaraan ng bagyo? Wala. Tayong mga propesyonal ay nagpasasa sa aliw. Samantalang ang ating mga kababayan ay namamatay halos sa gutom at sakit. Masdan ninyo ngayon ang Virac. Tiwangwang ang kanyang lupain. Ahit ang kanyang kabundukan. Nangunguyumos ang mga niyog. Ang mga abaka. Giba ang mga tulay. Nakadapa ang mga bahay paaralan. Nangangailangan siya ng tulong na salapi sa ikababangong muli ng kanyang kabuhayan. Dapat ba tayong manatiling bingi at bulag sa ganitong katotohanan? Walang umiimik. Saglit na nagkaugnay ang titig namin ni Elsa. Tumungo uli siya. Sa pagiging makasarili natin sa nagdaang mga taon tayo nagkamali. Kaya matay ko mang hanapin sa ating mga profesional ang katangian ng isang tunay na Viraqueño na nakagawa ng tulong sa bayang ito ay walang makita. Tayong lahat ng mga profesional ay sakim, hindi dapat tumanggap ng parangal.
Nagtango-tanguan ang mga nakikinig. Maliban sa isa, patuloy ni Luis, na matapos kong malaman ang nagawa kahit na mga mumunting bagay lamang ay karapat dapat sa ating paghangat pagkilala, pagkat siya ay walang bahid pagkukunwari, tapat at malinis. Mga kaibigan, si Roque ang ating pararangalan. Ako'y nabigla, si Elsa man ay namulagat, nagpalakpakan ang lahat. Si Roque na isang matapat na pulis, na ilang beses na nalagay sa panganib sa pagtupad sa tungkulin. Si Roque na sa matapat na paglilingkod ay nawala ng ngipin sa harapan. Lalong umugong ang palakpakan at halakhakan. Si Elsa ang unang kumamay sa akin. Sugod ang aking dating mga kabarkada at ako'y pinagkakamayan. Napangiti akong naluluha. Si Luis, gayon din si Mayor, ay nakatitig sa akin, maningning ang mga mata. Si Elsa, nang mabalingan ko, ay nakatitig sa akin na tila humahanga. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento. Paalam! Huwag po kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ating ibabahagi. Maraming salamat po!